Pare, I'm really excited for Christian Araneta at sana matuloy itong napipintong laban niya sa South Africa against Rising Star. Ang pangalan po ng kalaban niya ay Sivenathi Nontshinga. Pag-usapan po natin yung laban na yan. At alam mo, may bago akong update dito kasi nakausap ko yung kumbaga part of the team doon sa South Africa. Baka daw sa April. Pero pag-usapan natin, ano bang chance dito ni Christian Araneta? At sino ba yung kalaban niya? Ano ba yung galing nung kalaban niya? At makabalik kaya si Christian Araneta sa world title contention? Yan ay malalaman natin anytime soon. Sana matuloy, no? Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ang masasabi ko lang sa inyo, of course, pinanood ko yung highlight nung mga kalaban niya. Christian Araneta, I already know this guy. He is prime. I think he's ready. Hopefully, yung kanyang injury is all healed. But I think he's ready for another shot of the world title or the Eliminator. Ang champion po dun sa division na paglalabanan nila sa IBF ay si Felix Alvarado. At yung Felix Alvarado na yan, parang hindi ko yung makakalimutan kasi nakakalaban niya si Petal Corin dito sa Pilipinas. And grabe yung that's a machine. But that's moving forward, no? At pero bago yan, syempre kailangan niya muna talunin itong South African. Let's talk about Christian Araneta real quick here. Pakita ko lang yung record sandali ni Christian Araneta. At ito pong si Christian Araneta ay kakapanalo lang. Sunod-sunod yung mga panalo niya dito sa Pilipinas. And puro knockout yung huling laban niya. Yung laban niya kay Richard Rosales went to the distance. Pero yung huling laban niya kay Biendima, grabe, knockout. At kung hindi niya pa napapanood, nasa Powcast Sports po yan. Ito po yung kanyang record, 19 wins, 15 knockout, isang talo. Yan po yung kanyang eliminator fight po kay Daniel Valadares. And he is 5'4". Samantala yung mga kalaban naman niya, taga South Africa, ito naman, papakita ko naman sa inyo kaninyang box rec. And 9-0, 9 knockout. Sandali, ulitin ko lang. Okay, here we go. There we go. Sivenathi Nontshinga, 9-0, 9 knockouts, undefeated at grabing star. 3.5 star, 4'11 yung height, pero wag po kayong maniwala na 4'11 yan. I don't think he's 4'11, I think he's taller because nakita ko si Ivan Soriano yung laban niya, halos magkasintangkad. Listed si Ivan Soriano ng 5'4, so I think he's taller than that. So I'm sure alam na yan ang team ng Omega, but nakita ko rin to mga kumbaga yung yung laban nito, matindi rin pala ito, sumugod, no? Ito po ay napabalita na sa social media in South Africa at ginawa na rin ng Sunstar ito ng balita, itong Eliminator. I think ito po yung ranking pala, ha, bago ko sabihin sa tayo sa light flyweight 108. Ayan. So hindi ko lang kung nakikita niyo, palaki natin. Ayan, yun na lang, hindi ko mapalaki. But Felix Alvarado, si Saib Nontshinga, dapat yata yung Rodriguez daw, pero umayaw daw yung Rodriguez, Christian Araneta. And napanood ko rin yung interview doon sa kanyang coach at confident naman si coach, sabi niya. I mean, he's never been this confident and Christian Araneta has power the bomb. Pangalawang the bomb na yan, ha? Yung Soriano, La Bomba yata yung pangalan ngayon. The bomb na naman yung mga kalaban nitong South African boxer na talaga namang feeling ko ano, emerging superstar nila ito, eh. Yung Nontshinga is someone that they really have high hopes to be the next South African star. So, and he's called the special one and he's only 22 years old. So malaki ang tingin nila dito. And the good thing about this boxer, masasabi ko lang, is wala sigurong duda yung mga panalo niya kasi puro knockouts, eh. So, tama rin naman siguro dito yung coach ni Christian Araneta na sinabi niya, this will not go to a decision. It probably won't. And this is why I'm excited and a little bit nervous about this fight because this is gonna be a good one. And certainly, one fight that Filipinos should
really watch and look forward. Christian Araneta, long overdue to fight for the world champion, and he has all the potential, but this South African guy is also had a big potential. So what I'm going to do right now is what I always do is just compare them on Boxrec and put them on What If. Kung sino yung lamang sa tingin po ng Boxrec. So tingnan natin dito, papakita ko lang sa inyo ha. Share ko muna to para makita nyo. Share screen. Okay. All right. So let's put Christian Araneta. Christian Araneta. Okay. Christian Araneta. Ito siya from Cebu. And itong kalaban niya si Nontshinga. And first name. Copy-paste na lang. Ang hirap banggitin ang pangalan niya. Hirap din ni tandaan. So we will now see. Nako. 5% chance ang binibigay dito kay Christian Araneta. Nagkakamali ka, Boxrec. I think it's more than that. I see this as a good 50-50 fight. Even though, you know, mas maraming laban ni Christian Araneta. You know, I have to give it to the South African because he has a lot more tougher fights. But Christian Araneta, same as the South African, they both have power. And with the right strategy, and I think itong management ng Omega have really trained hard, and sinasanay na daw si Christian Araneta makipag-sparring doon sa kinapit Apolinar, mga featherweight, ang mga sparring niya para daw handa sa malalakas sa suntok. So, sigurado akong bombahan na mangyayari dito. Kaya dapat hindi niyo ma-miss, at para at least matulungan natin si Christian Araneta dito, let's all share this news, and let's give some advice to Christian Araneta on the comment section, ano ba sa tingin niyo, and syempre, some encouragement. And hopefully we can get to watch it live in April. Sa tingin ko, sabi nila April daw eh. Pero that's not yet final. Alright, pag-usapan natin sa comment section. Salamat po.